nangyari? Naitulak po siya eh. Tumama siya sa sahig. Dok, buti sa asawa ko. Ikaw, Dr. Navarro, kailangan ng OB guy na dito. Opo, Dok. Paggawin niyo lahat, iligtas niyo sila. Labas po muna kayo, sir. Salamat, oh. Kaso sa kanya. Gusto kayo nasaktan pa kayo. May nasukat naman sa inyo. Okay lang po kami. Takot ako, Papay. Pero nawala po yung kaba ko. Kasi nakita ko na po kayo. Ay, huwag na po kayo makilala. Okay na po kami. Tsaka, Pay, kakayanan namin ito basta nasa tabi namin kayo. Kung hindi nyo madala yung pinagdaanan nyo ngayon araw na ito, lagi nyo tatandaan. Hindi ko hayaan may mangyari masama sa inyo, ha? Oh, narin niyo yung sabi ni Papay. Dapat solid tayo. Solid tayo para sa maging kapatid natin. Lalo-lalo na kay Mamay. Opo, kay Emo. Teka, nasa si Lori? Nasa labas ni Papay. Hindi pa rin tumatawag sa pag-iyak. Hindi po namin makausap. Papay, tahanin niyo na po si Ate Lori. Kausapin niyo na po siya. Sige. Nakawala siya. Ito na kaya, ha? Okay. Is a fighter. She will be fine. Oh, andito na ang papay mo. Lori? Kakausapin ka muna ng papay mo. Kamusta ka? May masakit mo sa'yo? Ay, kamusta na si Mami? Okay lang ba siya? Sa kanya. May mga nag-aasikaso na sa kanya. Ay, natatakot ako. Paano pang may mangyaring magsama kay Mami? Magsalita ng ganyan. Ano yung kasi nangyari dahil sa akin eh? Sana na lang hindi ko kayo pinilit na kausapin si Daddy Jay. Sana hindi ito mangyayari. Sana hindi mapapahamak si Mami. Sana hindi masasaktan si Baby. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko to, Papay. Sorry, sorry, sorry talaga. Tama na. Sisihin ang sarili mo. Kahit sino anak gagawin ang ginawa mo para sa tatay nila. Kaya tana, dapat mong gawin ngayon. Magpakatatag ka sa mami mo para sa bata. Tutuwa ang mami mo pag nalaman niya na sa kabila na nangyayari sa pamilya natin, magpapakatatag ka at maayos ka. May papangako mo ba yun? Ay, salamat. Salamat sa lahat-lahat. Salamat dahil minahal mo ako. Alam niyo po, aaminin ko, naguguluhan po ako noon. Kasi, nagtataka ako kung bakit ko pa kailangan ng papay. Pero ngayon po, malinaw na sa akin ang lahat. Alam niyo po, swerte-swerte ko kasi kayo naging papay ko. Kaya, Pay, na-promise ko po na magiging mapait ako para sa inyo ni Mami. Pay, mahal na mahal kita. Sir, gusto raw po kayo makausap ang pasyente sa bilang room. Si Jacob Caballero.
Jin, nawala mo sa akin. Kamusta si Bianca? Kapal ng mukha mo. Pagkatapos mo ilagay sa alanganin ang buhay nila, kukumustahin mo sila? Nagsisisi ako sa ginawa ko. Huli na pagsisisi mo. Dahil sa kagagawa mo, hindi pa nagigising si Bianca. Jin, wala sa intensyon ko na masaktan siya. Hindi ko sinasadya. Pinagsisisihan ko lahat ng nangyari sa ginawa ko, siyempre. Si Lori, pwede ba pwede kong makausap? Jin, please. Gusto ko lang makausap si Lori. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Pangako ko, Jin, hindi ko na kayo guguluhin. Just let me talk to my daughter, please. Sorry. Lori, please. Hindi ko kasi maintindihan eh. Bakit mo ba kailangan gawin yun? Bakit mo ba kami kailangan saktan? Nadala lang ako ng sobrang pagmamahal sa inyo. Natakot ako na mawawala kayo ng tuluyan sa buhay ko, Lori. Hindi ko kakayanin yun. Pero sinakpan mo kami, Daddy. Pagmamahal pa rin ba yun? Hindi ko na kasi maintindihan eh. Paulit-ulit mo sinasabi na mahal mo kami. Pero paulit-ulit mo dati kami sinasaktan. Lori! 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 Lori, anak. Anya, ayaw na mami mo nakikita mo umiiyak ka. Hindi niyang gusto may dinadala ka sakit sa puso mo. Gagaling si Bianca. Magtiwala ka sa Diyos. Ate Lori! Ay! Okay ka na, Ate Lori? Okay naman na ako. Buti nga nakausap ko si Papa eh. Panatag na yung loob ko. Huwag kang malala. Dito lang kami sa tabi mo. Kulitin ka namin hanggang sa maging okay ka na. Ana, dito na muna kayo. Alamin ko lang kalagayan ng mami niyo. Well, under observation pa po siya. And then maya-maya po malalaman yung resulta ng lab test. Salamat. Excuse me, sir. Sir, nandito na naman ako sa inyo. Tumudulog. Nagmamakaawa. Huwag niyo pong pababayaan nung maging ako. Sir, hayaan niyo makita na magiging anak ko ang mundo. Huwag niyo sanang bawihin kina Emong, Dara, Ningning at Lori. Pag-asa magkaroon na masayang pamilya. Pagbigyan niyo po makilala ng sanggol ang mga anak ko. Makita niya kung gaano kababait ang mga kapatid niya. Kung paano sila magmahal ng wagas. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon makilala ang ina niya. Maramdaman niya kung paano magmahal ang inang magluluwal sa kanya. Bigyan niyo po ng pagkakataon mabuhay ang anak namin. Dahil mas karapat dapat siya mabuhay kaysa sa akin. Yes, Doc. Kamusta po yung mamay namin, Doc? Well, may mga bruising siya sa arms and ribs, but other than that, she's okay. Yes! Yes! Okay na, mami! Ay! Meron balita. Okay na daw po si mamay! Okay na, yes! Salamat sa Diyos. Yung bata ko, yung anak ko. The baby is okay.
niyo yun. Sumamay niyo. Mamay! Anak! Mamay! 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 Katapang anak ko. Sarap naman makita kayo lahat, ma. Okay naman po kami, Mamay. Pero mas lalo po naging okay. Dahil nagising na po kayo. Mm-hmm. Ikaw sa dawa, baby natin. Pareho mo, be safe at healthy raw. Please, God. Oh, sige. Pagpahingin nila muna, Mami niyo. Sige na. Sige po, May. Sige po, May. Sige po, May. Sige po. Bye po kayo. Bye po. Bye-bye. Proud ako sa'yo, B. Proud din ako sa'yo. Hindi ko nahayaang mangyari ulit yan. Han? Come here. What's wrong? Han? Mami, sorry po. Mami, sorry po talaga. Sorry po. Stop saying sorry. It's not your fault, okay? Don't blame yourself. I love you, Mommy. I love you more. Mamiyak. Napaiyak pa rin yung Mami. Sa akin ang karapat-dapat sa inyo ng mahal mo. Jin, alagaan mo anak ko. I love you, honey. Daddy. Daddy, mahal na mahal kita. Kaya siguro masakit pag meron kang ginagawang masama. Pero, Daddy, kahit anong mangyari, mahal pa rin kita. Kasi ikaw yung daddy ko. Lagi mo tatandaan yan, na. Daddy, magpagaling ka agad, ha? Kasi, hindi nawawala ang pagmamahal mo sa tatay mo. Alam mo ako, matagal bago ubuksan ulit ang puso ko sa sarili kong ama. Makaramdam ko noon, minalas ako sa rapon ng mga ama. Kasi hindi naman ang pagpipilian yun, di ba? Pero tumagal, natutunan ko na intindihin
na nagkakamali rin ang mga magulang natin. Na hindi sila perpekto. Siguro, mataas lang ang inaasahan ko sa tatay ko. Kaya ganun. Pero mabuti na lang dahil nabigyan kami ng pagkakataon na mag-aayos. Kaya na, nagkakamali si Papay. Tindihin nyo na lang din ako, ha? Dapat magtulungan tayo. Sabihin ng mamay niyo sa inyo. Ano po yun, Pai? May natanggap ko yung sulat tungkol sa pamilya natin. Saan po galing yung sulat? Sa korte. Bakit po? Eh, tungkol kasi ito sa desisyon ng korte sa pag-aampo namin sa inyo. Sabi dito, legal na namin kayong mga anak! Yes! Yes! Pai, akala niyo. Ibig sabihin po niyan, gusto na lahat yung apelido natin. Aba, siyempre, anak. Pati na rin po ako, Papay. Agusin na rin po yung apelido ko. Ah, Ningning. Nasikaso pa ni mamay mo yung kaso mo sa mga tunay mong magulang. Kaya ngayon, Vittorio ka pa rin muna, ha? De bale, Papay. Kahit ano po yung apelido ko, tayo pa rin po yung papay ko. At kayo rin po yung pamilya ko. Tama. Tayo pa rin ang family. Siyempre, oh. Tapos, madadagdagan pa tayo ng Funny Baby! Ayos! Kamukha mo ba magiging anak natin? Ko talaga? Paano mo naman nasabi na kamukha ko yung magiging baby natin? Hindi mo ba nakita yung ultrasound niya, B? Nakaganin siya. Nakasimangot. Parang ikaw lang nung una tayo nagkita. Ko talaga, si Rob. Puro kalukuhan. Pero sana makuha niya yung talino mo. Para paglaki niya, maging magaling na abogado rin siya, katulad mo, Sana lang. Sana umabot ako doon. Pi, ano ka ba? Siyempre, maaabutan mo na maging abogado ang anak natin. Alam mo, yun lang yung dasal ko. Na makita ko paglaki ng mga anak natin, na nandun ako sa bawat tagpo ng buhay nila, bawat tagumpay. Kasi pa nag-asawa na sila at mga anak. Sa atin naman, gusto ko sana, maski kulubot na yung mga kamay natin, magka-holdingans pa rin tayo. Sa tingin mo kaya, napayagan pa ako umabot dun? Siyempre naman, B. Basta kahit tumanda tayo, kahit amoy lupa ka na, aba? Promise ko sa'yo, kikis pa rin kita. Kikis mo ako? Eh ngayon, hindi pa ako may lupa. Pwede ba ikis mo ako ngayon? Okay. Ganito. Hirap mo malaw. Jim! Pare! Pare! Napahihim mo sa buntis, pampaswerte. Salamat naman nakarating kayo. Siyempre, Tony, may pakain. Talaga. Pare, may konti kaming regalo. Ay, dapat hindi na kayo nag-abala. Puna kayo. Ay, sige. Sige, pare, bare. Jeans pants. Ay, nakakaya. Ay, no. 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 Ay,
Handang-handa ka na ba ulit maging mami? Sa tingin ko naman, Aling Baby, sobra-sobra ng practice tong mga to. Kasi iba yung galing sa inyo ni Jean. Iba yung sa mga bata yun. Tsaka ang tagal na bago na sundan ni Lori, di ba? Sabagay. Bata pa ako nung naging anak ko si Lori. Ikaw ba, Aling Baby, paano mo ginawa yun? Magkasunod pa yung mga anak ko. Muntik na akong mabaliw. Oh. Tapos may asawa ka pa na hindi ka tutulungan sa pag-aalaga. Ayaw mo kasi. Nagtutulog-tulugan. Grabe. Kaya ako ang payo ko sa'yo. Aspili. Aspili? Bakit naman aspili? Susukin mo yung talampakan nang magising. Nako, ikaw pala yun. Nako, kung gano'n. Mami, saan na ito? Ayos, Auntie. Gusto daw po nila ng ice cream. Ngayon na? Opo. Ah, o sige, okay. I have a couple of flavors. Okay. Bigyan mo ng tatlong paso kasi yung... Opo, may mga gasa at may mga bulte ko yata iba. Aray. Bianca, what is wrong? Alam, medyo kumirot lang yung dyan ko. Jean! Jean! Ah, it's okay. No need to. Chances no, sumasakitan siya ng asawa mo. Hindi, wala. Okay. Gusto mo dalhin tayo sa ospital? No, hindi ka na. Bianca! Oh my God! Yan. Okay. Salamat, doc. Okay. So, okay ako doon, ha? Yes, everything's fine. Okay. Not to worry much. P, tawag si Mr. Gamboa. Punta ka na lang sa office. Dali na, sige na. Ito lang ako. B, you heard Dr. Navarro. She said I'm okay. Oh. At saka, nandito naman ako eh. Ako na magbabantay kay Bianca. I'm her mother and that's my job. Po, balitaan mo ako, ha? Tsaka kung mayroon mga, ano mga mangyari, sabihin mo lang sa akin, B, ha? Balit ka, ha? Bye. Go, go! We love you! Love you, B. Eh, kung hindi lang kailangan tutukan yung marketing nung nire-release na album, hindi na kita bubulabugin, eh. Teka, nakwento ko ba sa'yo na sabay ipinanganak yung panganay ko at saka yung first album na kumpanyang ito? Hindi po, talaga? Alam mo kasi dahil sa'yo, parang biglang nag-flashback lahat sa akin. Eh. Parang sa buong pregnancy kasi ng asawa ko, ni hindi ko nasamahan sa doktor. And with that baby coming along, parang kailangan ko lalo sumipag sa negosyo. Mabuti na lang, naiintindihan niyo ng asawa ko. Then, biglang tumawa. Nagle-labor na raw siya. Alam mo, sa sobrang taranta ko, pati yung shipment ng kaset na para sa mga dealer, yun ang nabit-bit ko. Pero alam mo, kahit na anong pagod at kahit na anong hirap, nabubura pala yun pag nakita mo yung anak mo. Walang makakapantay doon sa moment na makita mong ipinapanganak yung anak mo. Okay, Jean. Wong. Kausap ko si Jean eh. Okay naman daw yung baby at saka si attorney. Magkasama po sila ni Mamay? Ay, hindi. Si Jean nasa opisina. Meron pang tinatapos daw siyang trabaho. Ah? Eh, akala ko ba kahit anong oras manganak na po si Mamay? Ah, hindi pa naman manganak si attorney. Eh, katunayan niya, si attorney ang nagsabing pumasok si Jean sa opisina. Ah, tara, laro na kayo. Sige ba, ikaw natin. Ma? Yeah? Ma! Ma! Bianca! Bianca! What's happening to you? Ma, please call the nurse. Call the nurse. What? I think I'm having contractions. Contractions? Ma! Ma, just call the nurse, please! Okay, okay. Coming, coming. Oh my God. Oh my God. Doctor! Okay, this will hurt a little, okay? Okay. Okay. You're gonna be fine, honey. It's alright. Sorry. You better call the delivery room ngayon na. Okay, kailangan natin madala si Mrs. Agustin sa delivery room right now. Wait, Doc. Did you say delivery room? Bakit? Dilated na po ang cervix ninyo. 4 centimeters. What? What? Hello? Ano po nangyari? Jean, si Bianca nasa OR na. She's about to give birth. Sige, papunta na po ako. Push! Yes, push! Anong push? Wala ba si Jean doon? Kaya ka parating na siya, just have to push! Ano? Marinig, sabi mo kasi hindi pa ako manganganak doon! Push, Bianca, please!
Saan yung delivery room dito? Sir. Salamat. Miss, si Mr. Agustin, asawa ni Bianca. Mga anak ni Mrs. ko. Pasensya po, sir, pero dito lang po muna kayo. Kailangan kasi ako ng Mrs. ko. Kailangan ko siyang tulungan sa tamang paghinga. Hindi po normal ang delivery ni Mrs. Agustin. Hihiwain po siya ngayon. Bakit? Napulupot po ng umbilical cord ang anak ninyo, pero huwag kayong mag-alala. Ginagawa ni Dr. Navarro ang lahat. Kailangan ako ng Mrs. ko dun, Miss. Dito lang po kayo. I-update namin kayo as soon as possible. Miss! Chin, bakit wala ka sa delivery room? May problema ako sa bata eh. Halo? Asawa ko, kumusta ko siya? Yung anak namin. Your wife is okay. Salamat. Eh, si Junior. Si Junior yung baby namin. Please follow me. Follow me. That's it. Mr. Agustin, pinakikilala ko po sa inyo. Si baby boy Agustin. A very healthy, beautiful baby boy. Ang apo niyo. Kahit na anong pagod at kahit na anong hirap, nabubura pala yun pag nakita mo yung anak mo. Walang makakapantay doon sa moment na makita mong ipinapanganak yung anak mo.